Balita namin ni Ate Rosaline, nakalaya na daw yung asawa mo. Nakalaya na siya. Kung nagkataong nakapunta siya dito, ganun din. May hindi magandang mangyayari. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli nagbabalik. Ako po si Kuya Mark. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli nagbabalik. Ako po si Kuya JM. Nabibiting po. At ito po ang Manoy Efren Bicolanong Vlogger. Bali ngayong hapon, babalikan namin si Ate Rosalie. May dala po kami sa kanya dito na bigas at cash na iabot namin kay Ate Rosalie. Noong nakaraan kasi galing na po dito si Kabarangay Efren Espanyol. Alam ko nagbigay ata ng puhunan para sa umpisa niya yung pagbebenta ng uling saka yung iba pa. So ayun po, shoutout nga pala kay Ma'am Josephine Basilio ng USA. Yan. Thank you po, Ma'am. Salamat po, Ma'am. God bless you and stay healthy po. Maraming salamat po. Yan. Kaya kami bumibili ng bigas para po mapasiguro na rin namin palagi. Kasi minsan hindi kami nakakapunta agad. Gaya minsan nangyayari kay Ate Francia, kung natatandaan ninyo. Naabutan namin sila, ubos na yung bigas. Kaya pag kada minsan pumupunta kami, may pinapadala po para sa tinutulungan namin. Pinapasiguro na namin lagi yung bigas. So ayun po, samahan nyo kami ni Kuya JM. At ang balita kasi namin, nakalaya na daw itong asawa ni Ate Rosalie. Nakulong daw itong nakaraan dahil sa kwento ni Ate Rosalie na nagwala nga daw ito. So ang sabi naman ni Ate Rosalie, hindi naman daw siya naghahanap ng pampiyansa ng asawa niya. Kaya alamin natin kay Ate Rosalie kung totoo yung balita na yon. Samahan nyo kami ni Kuya JM. At kung di pa po kayo nakasubscribe, huwag po kalimutan i-click yung notification bell para updated kayo sa mga upload videos namin. Opo, at syempre, ganun na rin po. Opo, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Ano po? Yeah. Sa patuloy na sumusuporta sa ating channel, especially sa lahat po ng sponsor natin na patuloy na nagtitiwala po. Maraming salamat po. At sa lahat ng viewers, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. At huwag nyo na rin po kalimutan i-share ang ating mga videos. Yeah. At syempre po, sa lahat po ng gusto magpaabot ng tulong, sa lahat po ng mga tinutulungan natin sa APA, araw-araw na napupuntahan natin, meron po kami dyan mga link ng account sa description. Pwede nyo po kami makontak. Yeah. Maraming salamat po. Yan. Yeah. Stay safe and God bless. Grabe, sana nandito. Naiwan ang chinilas. Ako. Rosali. Tao po. Baba muna natin mabigat. Baba muna. Ayun na, Ros. Tao po. Tao po. Ito pa yung papagawa natin kapag medyo okay na po sa budget, pero konting kulang na lang yan kasi sa tindahan niya. Oo. Para sa extension na siguro yun, ano? Sa tindahan niya. Hello, Ate Rosalie. Oh. Kamusta? Good morning. Good afternoon. Ay, good afternoon. Kamusta? Oo. Oh. Nagpapahinga man kayo mag-iina. Wow. Tangkit naman ang ano niya dito. Magaling na si baby mo. Magaling na yan. Di pa? Pa masyado. Masyado? Punta ni Kuya Efren dito, may sakit yun ha. Mm-hmm. Bali, ano, pasok na namin itong bigas, tate. May dala kami dito ng bigas. Yan. Sigurado lang namin na may bigas kayo. Mm-hmm. Kamusta ang buhay-buhay, Ate Rosalie? Kabat nga pa tayo ng tanong, kagigising lang pala. Sabi nga nila, mahirap, mahirap kausapin ng bagong gising. Ayun. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Ah, yun pala yung nasa isip ko, bali yung sinabi ko. Ay, baka maisturbo natin baby niya. Asan yung ibang anak mo? Nandiyan sa labas. Naglalaro. Kamusta naman? Balita namin, Ate Rosalie, nakalaya na daw yung asawa mo. Nakalaya na siya. Gusto
bahay niya. Sa bahay niya? Pinagpinsahan mo? Wala akong nakapapaya sa niyo. Paano siya nakalaya? Inurong daw nung mama niya yung ano kaso. Iniurong? Ah, okay. Inurong ng mama niya. Magkano ba dapat aabutin yung piyansa niya kung sakali? 3,000. 3,000? Para makalaya lang siya. Dahil hindi siya matiis nung nanay niya, siyempre magulang yun. Pinalaya din siya. Inurong yung kaso. Bakit ka nagwala? Iwan ko sa kanya. Nangihiram daw ng motor pala. Tapos di pinahiram? Hindi daw siya pinahiram. Nung pupunta siya rito, dapat sa inyo. Kaya lang, hindi naman siya pwedeng lumapit sa'yo dahil naka-blatter siya sa... barangay. Pinablatter mo nga eh. Kung nagkataong nakapunta siya dito... ganun din. May hindi magandang mangyayari. Kaya lang din sa amin din. Magugulo din. Naigin na din ano, hindi nakapunta. Siguro pinigilan ng ina, kaya hindi nakapunta. Tapos nagwala na nga. Ayan, si Ate Rosalyn, may black eye din siya. Buti magaling na. Oo, napanood ko yun. Sabi ko nga si Abi ko sa kay Ate Rosalie, nung napanood yung video na sabi ko, siguro pagbalik ko dito, matuturoan ko sa Ate Rosalie kung paano yung mga ilag-ilag. Self-defense? Self-defense. Ilag-ilag ko lang. Di mo na itatanong dati itong action star. Kaya siya lagi naka-jacket. Ako yung panchimbag ni Manny Pacquiao. Gira lang. Matagal lang natin si Ate Rosalie. Matagal na namin hindi na bisita kasi si Ate Rosalie. Yan. Paano yung anak mo, hinihika? Yan? Oo. Sa bagay, may nebulizer naman na kayo. Ano? Gamot na lang wala. Gamot na lang? Kamusta yung puhunan mo, Ate Rosalie? Na pag-uuling ba yun? Tama? Yung... pag-uuling. Kamusta? Nakakaubos? Nakakaubos man. Lang ay wala pang ano sa sentro uling. Pero nakakatinda pa rin paunti-unti. Okay na bing ganun. Oo. Kasi ngayon mahirap kasi ngayon ang uling ngayon kasi mainuhuli din. Pag imadamihan kaya siguro sa palengke, pakunti-unti lang ang bagsak ng uling. Oo, tama, tama. Ang mangyayari nga ito sa lin, kailangan maagap ka kasi marami din kumukuha ng uling. Oo, tama. Kasi dahil doon mo lang din kinukuha yung pagkain nyo, ano? Apo. Siyempre yung mga baon ng bata. Pero di ba, Ate Rosalie, may bigas ka na dyan, di ba? Gaano katagal yan? Tingin mo. Estimate mo. Pag sinaing pala. Oo, pag sinaing na. Pag muna kainin, saingin muna. Oo, Ate Rosalie, may point ano? Lagi kami nagdadala ng bigas kapag may nagpapabot ng tulong sa katulad nyo, yan. Pinapasiguro lagi namin may bigas. Especially, kasi, wala kasi kayong lalaki na kasama dito. Walang magbubuhat ng ganyan, mahihirapan ka, di ba? Mali pa man yung binata mo. At least, ulam na lang yung pupublimahin, ano? Bali, kailan ka ulit mamimili ng mga uling yan pag may stock na sa ano? Sa sentro. Nag-uulan-ulan pa eh. Ay, sa bagay. Mahirap nga naman mag-uuling kapag maulan. Uling. Saka ang ano dyan, ang kaibahan dyan, parang mas mahal yata pag basa. Bakit? Ang uling. Di ba? Tama yan. Ati Rosalie, mas mahal pag basa. Sabi ko na. Alam mo kung bakit? Bakit? Mabigat. Nakabasa. Sabi ko sa'yo, magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa bago. Nag-iinit ang ulo ni Ate Rosalie. Di, paano yan? Di na kumunta ulit yung asawa mo rito nung nakalaya. Nagpunta daw dito kina next stage. Na? Ha? Nagpunta daw dito. Ah, nagpunta daw tapos? Ano kami dito? Hindi niya kami nabutan. Nagkataong wala kayo dito. Buti hindi nakainom nung punta dito. Hindi man, kasama yung tatay niya. Maybe may ano siya. May kasama na siya. Kasi naka-blatter yun, hindi siya basta-basta pwede makalapit sa inyo eh. Ang balita pati namin, Ate Rosalie, nagpupunta ka dun minsan sa kanila? Minsan nagpunta ako dun. Bakit ka babalik ulit dun?
nakiusap mo lang siya noon sa akin. Nakiusap lang. Mm-hmm. Na ano daw, napunta ko yung nanay daw nga niya. At okay, malang din kami. Nanay niya. Masyado itong ano si ate, ano eh. Yung ate Rosa, nila, martir. Iba kasi pag yung mahal mo. Mm-hmm. Diba? Saka, siyempre, hindi natin maaalis kay ate Rosel kasi si kuya yung ama ng mga anak niya. Hmm. Apat yan, ano? Apat yan sila. Kahit, sa tingin mo, mga nakailang bubogan na kayo, mag-asawa, di mo na mabilang. Hindi na mabilang. Pero, binabalikan mo pa rin siya minsan. Bumibisita ka doon. Bakit? Anong pinakarason mo? Hinahanap ng mga bata. Hinahanap ng mga bata. Pero sana, sa mga ganyan, kung magkasakitan yung mag-asawa, huwag na huwag ipapakita sa mga bata. Tama. Kasi iba yung impact niyan sa mga bata. Mm-hmm. Na nakikita nila na yung magulang nila, nagkasakitan. Kasi lumalaki yung mga anak mo, nakikita na sasakitan kayo. Pangit yun. Hindi magandang, magandang impact sa bata yun. Pero sa tingin mo, may pag-asa pang magbago yung asawa mo? Wala na yan. Wala na? Kung ipasok kayo natin sa seminarista, iba, si Ray, baka rehabilitation. Seminarist agad. Joke lang. Embira lang. Alam mo, may kasabihan naman tayo. Malay mo, kasi may kasabihan daw tayo na habang nabubuhay, may pag-asa. Ngayon, malay natin, di ba, sa pagtagal ng panahon na namimiss niya yung pamilya niya, doon niya marirealize yung halaga ng pamilya niya, yung mali niya, di ba? May mga pagkakataon na ganyan. So, ang kailangan lang dyan, Ate Francia, turuan mo ng leksyon. Ate Francia na pati, Ate Rosalie, turuan mo ng leksyon. Paanong leksyon? Kumbaga, tiisin mo. Tiisin mo. Tatakbo sa isip mo na, kaya namin to nang wala siya. Kaya namin to nang kami-kami lang. Di ba? Doon mo lang isipin mo. Saka, ito si Ate Rosalie, nakakabilib to. Nagtatrabaho to kahit panlalaking trabaho. Isipin mo yun. Nag-ano to dati ng buhangin sa ilog. Mm-hmm. Nagko-construction. Matibay yan si Ate Rosalie. Ganun na lang, Ate Rosalie. Siguro, yung chance naman nandyan lang eh. Kaya lang, once na nakita mo na, deserve niya na. Bigyan mo ng pagkakataon. Pero kung sakali naman na hindi, hindi siya nagbabago, bakit nagbibigyan ng chance, di ba? Oo. Kasi kung ganyan din naman laging nakikita ng mga bata, lasing, tapos binubugbog ka, para saan pa magsasama kayo? Di ba? Di mas nasasaktan yung mga lalo yung mga anak nyo. Isaka yung trauma din pati sa mga tama, bata na nakikita nilang ganun yung tatay nila. Iba yung impact nun sa bata. Sa ngayon, decidido ka na na hindi na talaga siya magbabago. Bala na lang siya. Kung hindi man siya magbago, di bala na lang siya. At least may bahay kaming mag-i-realize. May bahay may masisilungan na kayo, tama? Hindi na kami kailangan palesrayasin. Tama, di ba? Hindi na makikitulog sa ibang bahay. Dati kasi nun, pag gano'n na nag-aaway, gano'n, ano sila sa balkon ng kapitbahay, di ba? Although yung bahay nila talaga doon, sira-sira din naman na talaga eh, di ba? Pero huwag niya rin kakalimutan na bilang tatay siya, may responsibilidad siya pag-aralin yung mga anak niya. Nabigay ba ng ano, sustento? Yung sa yung wala, sa wala pa may siyang trabaho. Ah, di nabigay? Hindi po, wala. Siguro, pag halimbawa patawag kayo sa barangay, pag-usapan yun tungkol sa sustento. Yun nga. Huwag ka nang pupunta doon para manghingi ng sustento. Nanghingi ka ba ng sustento tuwing pupunta ka doon? Hindi. Wala pa nanghingi doon. Pinupunta mo yung bata para makita lang siya. Ganto na lang, di pag ano, magsabi ka sa amin, sasamahan ka namin sa barangay para pag-usapin yung para sa bata. Ano? Samahan na lang natin si Ate Rosalie kasi nahirap yung panag-iisa lang si Ate Rosalie, babae pati. Kaysa di natin ano man alam hawak yung desisyon ng asawa mo. Babae ka pati. Baka mamaya hindi lang yung black eye yung abuti mo, mahirap na. Ano? At siya nga pala, Rosalie, di ba, nagninegosyo ka na ulit, titinda-tinda ng uling, anong mga gusto mong balak idagdag kung sakali? Ngayon, ano yun, ano, ng kudkudan ng nyog.
Kudkuda ng nyog. Kudkuda ng nyog. Ano? Oo, yun. Kagaya tayo nung kay Tay Tomas. Ay, oo. Meron si Tay Tomas nun. Kudkuda ng nyog. Yung mga ano, dried fish. Nung mag-aangkat. Ah, fishball. Pwede rin, pwede rin. Yung dating ginagawa niya. Itong ibibigay namin Ate Rosalie. Ano, ibibigay tayo? Oo. Oh. Ano, meron pala. Makakalimutin kasi ako Ate Rosalie. Ayun siya ka na, ha? Itong ibibigay namin, ikaw nang bahala, ha? Bali, Ate Rosalie, ito yung sukli. Mm-mm. Binili tayo ng bigas, tapos ito yung sukli. Oh. Mm-mm. Ate Rosalie. Mm-hmm. Magkano yan, Ate Rosalie? 1.5. Mm-hmm. Yan ay ano, yan ay pinagkaloob sa atin ni Ma'am ano, Josephine. Mm-hmm. Josephine Basilio ng USA. Mm-hmm. Maraming po salamat, Ma'am Josephine. Ma'am, maraming salamat po, Ma'am Josephine. Malaking tulong na po sa amin to, pang-araw-araw po. Sa pang-araw-araw. Para po masuportan pangangailangan po ng anak po. Araw-araw. Yeah, maraming salamat po. Thank you po, Ma'am. Josephine, sabi nga ni Ate Rosalie, pasab mga pang-araw-araw nila. Ito bali, hindi ko alam kung kasama na yung pang-gabi-gabi. Kasama mo din yung... Ah, kasama na yung kasi araw-araw lang. Pang-araw-araw sa yung pang-gabi. Hindi ko nakakaintindi. Kita nakakaintindihan. Biro lang Ate Rosalie, ha? Pinapatawa ka lang namin para at least kahit paano mawala yung antok. Bango. Ay, hindi antok. Yung bangungot niya sa pagdating natin. Ah, ganun ba? Parang binango. Wag naman, biro lang. Bawang gising ka rin sa Ate Rosalie. Parang ano eh. Hindi mo alam kung magandang gising o masamang gising. Naabutan niya tayo dalawa. Oh, alaga mo yung anak mo, ha. Sana ma sa susunod mapatapos na natin ito. Konti na lang yan. Malakas yung bitana. Para dito mo nalalagay yung mga titinda mo. Ano? Tama yan, Rosalie, magsikap kahit ikaw lang mag-isa. Kaya mo. Diba? Sabi nga niyan, walang hindi kakayarin. Basta nagsisikap. Tama. Una na kami, Rosalie, ha? Salamat po. Habulin mo yung panaginip mo. Oo, nasaan ka na ba doon? Nasaan ka na? Anong part na? Nananagin ko kung kalakulan tao. Biglang tao po palakulas yan. Ito mo yan. Maganda itong ginagawa natin ito. Pasensya ka na, ha? Kami aalis na, ha? Salamat po. Ingat kayo, ingat. Kalakulan tao eh. Ano kami natin, Rosalie, ha? Tulog ka na ulit. Bye-bye.